Mabuhay kapamilya! Narito ang mga balita mula po sa iba't ibang bahagi ng mundo. Pinarangalan sa San Francisco Bay Area mga yumaong Filipino World War II veterans at ang kanilang mga pamilya. Binigyan sila ng Congressional Gold Medal o ang pinakamataas na civilian honor na binigay ng Kongreso ng Amerika. Nagpapatrol, Henny Espinosa. Itinaon sa Veterans Day ang pagbigay ng mga Congressional Gold Medal sa mga naiwang pamilya ng 23 mga Filipino World War II veterans. Whether there's pandemic or not, we really need to make sure that the services of the Filipino World War II veterans are remembered and recognized. Masaya man ang okasyon, inalala din nila ang napakarami ng pumanaw ng mga veterano na hindi man lang naabutan ang rekognisyong ibinigay sa kanila ng Amerika. I remember when we first started in the 90s, there were a lot of veterans, actual veterans, you know, they were here, we were helping them with their immigration issues, as well as family unity. However, you know, because of the years, you know, like they say, soldiers, you know, just fades, but, you know, they're still recognized in the community as well as their family. I walked around before the ceremony. I spoke with each of the families, and it was just very moving hearing each of those stories from each of the family members. There was one lady here, 92 years old, her picture with her husband, very moving to know that they suffered a lot during the war. But also, it took a long time to, you know, finally get recognition. Ang Congressional Gold Medal ang pinakamataas na civilian honor na binibigay ng U.S. Congress. Mahigit 70 taon mula nang natapos ang giyera bago formal na pinarangalan ng mga Filipino World War II veterans ng Congressional Gold Medal. Gusto namang siguraduhin ng komunidad na lahat ng mga veterano at kanilang mga naiwang pamilya ay mabibigyan nito. We owe them, actually. So, for us, for the consulate, we will be working with the Bayanihan Equity Center, with Philbet Rep, to reach out to those families, you know, for them to be recognized and acknowledged and to be given, you know, this very significant recognition. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa Congressional Gold Medal para sa Filipino World War II veterans, tumungo lamang sa philvetrep.org. Para sa TFC News, Henny Espinosa, ABS-CBN News. Panalo ng gintong medalya ang magkapatid na Pinoy-Belgian na sina Ian at Ryan Lodens sa men's duo mixed category ng World Jiu-Jitsu Championship 2021. Mula Belgium, nagpapatrol Raquel Crisostomo. Tumulak ang magkakapatid na sina Ian, Ryan at bunsong si Ray papuntang Abu Dhabi, UAE para sa World Jiu-Jitsu. 4-time World Jiu-Jitsu champion na si Ian at 3-time naman si Ryan at veterano sa international jiu-jitsu matches, pero unang pagkakataon ng kapatid nilang si Ray na maging bahagi ng koponan ng Belgium. I think we're prepared. We have some last trainings now and then we have like a week of rest. So I think it will be good. I will be happy to be back on the tatami again. Ibinahagi rin ni Ian na bahagi ng preparasyon ni Ray ang tamang diet. So he has to change a lot of things in eating and food, and I think it's hard for him because I know how he struggles a bit with it. But it's something new for him too. November 3, sumalang sina Ian at Ryan sa duo men category. Wagi ang magkapatid at nakuha ang ginto matapos talunin ang koponan ng Thailand. Nakakuha rin si Ian ng bronze kasama ang teammate na si Charis Gavenstein sa duo mixed category. 2017, nang unang maghari ang magkapatid sa jiu-jitsu na naka-gold sa duo men ng World Jiu-Jitsu. Nagwagi rin sina Ian at Ryan ng gintong medalya sa European Jiu-Jitsu Championship na ginanap sa Hesse, Germany itong July 2021. Kwento ni Ian, bukod sa team training, iba yung pagsasanay din ang kanilang ginawa ng magkakahiwalay. Of course, we have the normal trainings, but besides that, we also go to the gym as well. I see my brothers going to the gym often with their plan of working out. I have my own plan as well. Excited na ang Pinoy-Belgian champion na makita rin ang performance ng kanilang bunsong kapatid. Raquel Bernal Crisostomo, TFC News, Brussels, Belgium. Muling mananakot ang manikang si Chucky.
At tampok sa bago niyang palabas ang isang Pinoy actor na Pilipino rin ang gagampan ng karakter sa TV series. Kilalanin siya sa pagpapatrol ni Yong Chavez. Stop. Did you feel that? Sa bagong Chucky TV series, dalawa ang Pinoy nakasali sa mga bida. Isa dito ang Canadian-Filipino actress na si Lexa Doig at ang film actor na si Teo Briones na kabilang sa mga kabituin nilang sina Devon Sawa, Zachary Arthur at Jennifer Tilly. Very gifted actor. Teo is a force, young up-and-comer who is going to go places. Lexa is just, she's been doing this for so long and we instantly had chemistry. Ang nakakatakot na istorya at karakter ni Chucky ay mula sa panulat ni Don Mancini na siya ring executive producer ng palabas. Chucky must be the first time that you played something similar to your own background. That was actually something really cool, a decision that Don made. He wanted one of my parents, well, he had already cast Devon, so he wanted my mom to be Filipino, which was really cool. Ang Teo ay palayaw ng aktor na ang buong pangalan ay Mateo. Anak siya ng veteranong Pinoy actor na si Jonjon Briones. Performer din ang kanyang inang si Megan at kapatid na si Isa. What is your goal as an actor with every role and also in the long term? That's a good question, actually. That's a really good question. No one's ever asked me that question. It's my favorite thing to do. I'm happiest when I'm on set. Whenever I am doing it, mm-hmm. I just feel at home, you know? And with every character, I just want to tell a great story, portray an interesting character that hopefully people can relate to on some level. Nakasama ni Briones si Jeremy Renner sa Wind River at ang kanyang amang si Jonjon sa TV show na Ratched. Sanay na daw siya sa mga pagsubok ng showbiz, pero aminado siyang minsan ay naapektuhan pa rin. It's funny, rejection is half of the job, yeah. But I'm still not great at it. I just like to know, like, I go in and I give it my all and I do my best. And that, a lot of the time, that is good enough for me. But if it's like a really good role or I really, really wanted it, I try not to get too, like, invested in a role before I've gotten it because I don't want to be let down, but it's hard to not sometimes. I'm too old for this. No one knows what's going on. Yong Chavez, ABS-CBN News, Hollywood. At yan ang ating mga balita mula po sa iba't ibang bansa, hatid ng TFC News. Para po sa ibang balita mula sa ibang panig ng mundo, mag-log on lamang po sa news.abs-cbn.com/TFC News. Maraming salamat, kapamilya!